Hi and welcome back to my channel. So for today's video, tayo ay mag-unboxing at gagawa tayo ng maikling step by step on how to use this product. And ang product na ating i-unbox today is espresso machine or coffee maker. This is made by Skywing. So, hindi ko alam kung European brand ba siya o China. So, you can just Google it. Anyways, going back. This is 3.5 bar. This is for coffee. Meron siyang milk frothing function. So, yun yung nakikita niyong mga milk na parang frap na bubbles sa ibabaw ng mga coffee niyo. And then, this is 800 watts. So, tara, buksan na natin. By the way, regalo sa akin to ng asawa ko dahil, ewan ko, siguro kung mga tita-tita ka na, mga ganitong age, appliances na yung parang gusto mo, gano'n. Maiintindihan ako ng ibang ano dyan, tita. Magkano bili mo rito, dear? So, mga nasa 2 plus daw siya. Ayan. So, let's start. First is yung manual. Ayan, makikita niyo yung manual. Yung manual niya is, ano naman, in English. Yung manual niya is, ano, in English. So, madali siyang basahin. Then, una is yung ano, dito nilalagay yung coffee. Ang maganda rito is, hindi tulad ng ibang coffee maker na gumagamit ng plastic na coffee filter. Doon kasi kailangan mong palitan kada gamit. Dito, gumagamit siya ng metal na coffee filter. So, hindi mo na kailangan palitan kada gamit. Hugasan mo lang siya. Yan. Dito mo siya ilalagay. This one. So, parang ano siya, ano, saluhan ng coffee from the coffee maker. Meron siya rito 4 cups. Ayan. I'm not sure kung nakikita nyo. Pero meron siyang palatandaan na 4. That means, nakakagawa siya or magkakasya dito is hanggang 4 cups na dami ng coffee. By the way, manipis lang siya. Kaya dapat ingatan. Kasi I'm not sure kung may nabibiling ganito na separate. Kaya ingatan na lang kasi mukhang mahirap maghanap ng papalit nito. And then, eto. Ito yung scoop. And yung baba niya is, ito yung parang pang press ng coffee. So pag kunyari, nilagay mo yung coffee dito, i-press mo siyang ganyan. Para maging patag. Ayan. Kasama siyang spoon. And then, next is the coffee maker. Ayan. So, ito yung coffee maker. Ayan. So, in-adjust ko yung camera para magkasya kami. Ito yung coffee maker. So, ito yung first part. Ito yung bukasan. Dito, nilalagay yung tubig. No, you can use any water, like, ano, mineral water, kung anong, kahit anong water na ginagamit nyo. Yun. And then, hindi nyo kasi makikita kung gaano karami na yung loob niya. Kasi ganyan siya. Yan, ganyan yung itsura niya. So, para malaman mo kung tama yung nilagay mo, gamitin mo na lang to. So, maglagay ka ng tubig hanggang 4 cups. Nasa ba yung 4? Ayan, hanggang 4 cups. Tapos, tsaka mo isalin dito. Ayan, para siyang thermos. Iikot lang yung ano
safe naman siya dahil makapal yung metal niya at saka yung plastic. So, kung mainit siya, hindi ka madaling mapapasok. And then, this is yung kanyang, matawag dito? Wala siyang buttons. Ito lang meron siya. So, ang unang button dito is yung coffee. So, ito yung gagamitin or dito mo siya itatapat pag magsasalin ka ng coffee. And then, dito yung pause. Kung gusto mong ihinto yung pagdaloy ng coffee sa coffee maker. And then, release off. Meron siyang release off. And then, ito yung sa dulo. Ito yung sa milk froth. Yung sa steamer. Mamaya pag-uusapan natin yan. And then, meron siya dito yung switch sa baba. On off switch. Dito. Ayan. Diyan nilalagay yung coffee. So, pagkatapos mo ilagay yung coffee dito, kakapit mo siya dito. Kakapit mo siya dito. And then, ikot mo lang siya. Wait lang ha. Yan. So, pagkalagay mo, i-ano mo lang siya, ipapaling mo lang siya dito para mag-lock. Ayan, nakalock na siya. And then, ito, dito mo siya ilalagay sa baba. Diyan mo siya ilalagay sa baba para dun tumulo yung coffee. And then this one, ito yung para sa milk froth. So, mamaya, papakita namin sa inyo kung paano siya ginagamit. So, tara! By the way, ang saksakan niya is ganyan. So, walang problema. Hindi mahirap maganap ng adapter. So, ngayon, gagawa na tayo ng coffee. First, maglagay tayo ng water. Hanggang 4 cups. So, may napansin pala ako, dito sa lalagyanan or sa filter, may makikita kayong 4 and 2. 4 and 2. So, yun yung level ng coffee na ilalagay nyo. Depende kung ilang tasa ng tubig ang nilagay nyo. So, since naglagay tayo ng 4 cups of water, susundin natin yung 4 na dami ng coffee powder. By the way, ang gamit naming coffee is Sagada, medium roast, pure Arabica. Iba-iba kasi yung flavors ng mga brewed coffee. Tinanong namin yung pinagbilan namin. Ito yung best seller nila, galing Sagada. Dito siya namin siya natatransfer. Meron kasing coffee beans na buo, tapos meron ding giniling na. So, ito is giniling na. Ayan. Ang bango. So, gagamitin natin itong scoop. Ang bili namin dito sa coffee is like, 200 kalahating kilo. So, nilagay namin is yung 4. Sinundin namin yung 4 level ng coffee powder. So, lalagay na natin siya dito. Insert.
nakalagay na siya. Isaksak na rin natin siya para magsimula ng humingit yung tubig. Tabihan natin muna to. Natin siya dun sa pinakadulo, which is yung pagsasali ng coffee, para pag kumulo na yung tubig, automatic tuturo kagad siya. So yan, hintayin na lang natin. So dahil konti lang nilagay natin water, mabilis siyang kumulo. So hindi siya nagpo-consume ng malaking kuryente dahil sandali lang siyang naka-turn on. Parang maximum na yung 3 minutes meron ka ng coffee. 3 minutes mo lang din siyang i-turn on. And by the way, hindi tulad ng ibang coffee maker kung saan umiinit yung dito, yung base, para mapanatiling mainit yung coffee. Siya, hindi siya ganun, hindi mainit yung base niya. Yung base niya is parang, ano lang, parang saluhan lang kung may matatapon. Hindi siya umiinit. Wala pang 3 minutes, ayan, nagsisimula na siya. Ang bango. May coffee shop. Ayan, siguro tapos na siya. Ayan, tapos na siya. So, automatic naman siya namamatay. You don't have to worry kung, ano, kung may lumalabas na usok dito. Kasi, kumukulo yung tubig, kaya siya umuusok. So, pwedeng isara nyo maigi or isara nyo pa ng mahigpit kung ayaw nyo may lumalabas na usok. Pero kung may lumabas mang usok, normal lang yun dahil, ano, dahil kumulo yung tubig. So, patayin na natin siya. Ayan, nakapatay na siya. At ready na ang ating coffee. Ayan na ang ating coffee. Diba? So, ngayon, gumawa naman tayo ng milk froth. Ayan, meron siyang kasamang milk froth jar. Wala pa siyang laman. Lagyan natin siya ng gatas. So, ang gamit namin ngayon is, ano lang, yung fresh milk lang. Any milk, sa mga nagda-diet, ginagamit nila yung mga almond milk, okay lang yun, kahit anong milk. And then, lalagay lang natin siya. Papasok lang natin siya dito. And yan, kaya siya may ganito, kaya siya may block. Para indicate na hanggang dyan lang pwede mong ipasok. Hindi mo pwede isagad. Diba? Tapos, isagad natin siya sa dulo. Isali na natin siya sa baso. Na nahihirapan kami sa paggawa ng froth kasi kailangan pala yung gagamitin natin yung gatas is chilled or sobrang lamig para mag-create siya ng foam kapag nahalo siya sa steaming water. So ito na yung nagawa natin coffee. So kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the bell button below for more updates. Thank you so much for watching. Bye!